Hi guys, I'm Anita Ramos and ako yung friend ni Ina. So I'm planning to visit her now. And then hindi niya alam, actually it's a surprise ko siya. Surprise natin siya. We're gonna do a vlog. Pipilitin ko siya kasi matagal na siya nagvo-vlog. And ako never ever in my life na nag-vlog ako. Ngayon lang din. I'm just doing it now for her kasi matagal na siyang hindi nagvo-vlog. I think she's parang nahinto siya mag-vlog since nung nag-pandemic. Kasi when we have classes before, nagbo-vlog siya palagi. And it's her happiness. Pero ngayon, nag-stop siya. So, I just want to encourage her again to do vlogging. So, sinabayan ko siya. Since it's my first time and forte niya to, ako never ever in my life. So, let's see. Baka magustuhan ko din mag-vlog. Malayo nyo, di ba? So, click and subscribe. Tama ba? So, yun. Kasama yung mom niya. Kasama yung si tita later. So, we're just gonna go around and eat, something like that. We're just gonna do some random things. And I hope mag-spark ulit sa kanya yung vlogging. And then right now, I'm still here in Bulacan. And then I'm gonna drive papunta ng Rizal to visit her. So, let's see later. Bye! Sa vlog ni Ina. Upo ka, Philip. Hi guys! So, kasama na namin ngayon si Kerr. Yan, hi guys. Dala niya yung mga, ano, mga pusa niya. Mga pusis. yung isa, hindi pa, hindi, ayaw niyang mag, ano, andito lang sila. Mamaya, mamaya, so, papakita natin yan. O yan, sako. Ayan. Bubulo na. Nakapag-order na kami kanina. Ito pa lang yung dumadating na ano yung pangit? Explain ito, makers to. Ito yung chicken nuggets namin. Chicken nuggets. Yeah. Masarap yung sauce nila. Ay, yung ano? Itong ano, yung, ano ba yung tawag dyan? Sausawa. Sausawan.
Ito siya, oh. Masarap siya. Actually, na-try na namin to kagabi. Kagabi, tapos yun ulit yung in-order nila. Ayan. So, ano yung mga in-order nyo ba? Kagabi, in-order namin is Pigar-Pigar. Pigar-Pigar, oo. Oh, yan talaga yung best-seller namin. Oo, oh, tsaka, pag pupunta kayo dito, guys, sobrang ano na siya, parang sa isang plate ng Pigar-Pigar, mabubusog na kaagad kayo. Mm. Mm-hmm. Yung solo meal namin na Pigar, akala mo parang ano eh, ano ba yun, parang plain lang talaga siya. Pero once na nakain mo, tapos na-try mo yung Pigar, ayan. Sabi mo worth it kasi sobrang lasa. Pwede ka pa nga mag-extra rice dun sa one solo Pigar. Mm-hmm. Kasi plus na ano pa, meron po kaming libreng soup. Ayan. It's either yung... But hindi namin na-try yun kahapon. Meron, hindi kayo humingi. Ayan, kaliskas or pinapagitan. Mamaya, patry na. Mm-hmm. Hi guys, so may kahapon pala nag-vlog na kami. Eh sobrang dami ring tao dito. So yun nga, nagka problema sa sound. So yung sound kahapon kasi hindi masyadong rinig kasi sa sobrang daming tao, ayan. Oo. So halo-halo po yung mga boses. So, nung chinek nila kagabi, hindi pala siya maganda. Hindi good quality yung sound. So, ngayon, bumalik sila ngayon dito para ulitin. Which is, meron naman sila nakuha kahapon. Mm-mm. Yung mga pagkain. So, ngayon, ulitin na lang natin yung mga pagkain. So, ayan nga, tatanihin ko nga kung ano yung concept. Ano yung content niyang gagawin ngayon. Kaya lang naman, parang ano lang, a day siguro ganun. A day with my friends. Friends. Hi, friends. Uh-oh. Kaso wala dito yung ano niya, yung friend. Friends. Hi, friends. Mukhang babalik dito si Anna, si ano, kasi wala dito yung gigam. Oh, wala yung kikiam. Oh, si Mr. Kikiam boy. Si Mr. Kikiam. Pero sabi niya naman, gagawin niya daw masarap yung kikiam pag papatry niya daw talaga sa akin yung kikiam. Actually, ano lang ah, ang sinaserve lang talaga ni Mr. Kikiam is barbecue, isaw, yempo, chicken and asal. Pero yung kikiam, plano pa lang niyang ilagay. Ay, plano? Oo, plano pa lang. Kasi ikaw lang naman nagsabi nun kagabi yung kikiam na hindi. Actually, wala talaga kami kikiam. Yan guys, makikita nyo yung sa labas namin eh, ano, sakto. Yan. Guys, ayan, marami po kasing pagbabago dito sa lugar namin, dito sa mountain. Unti-unti pong gumaganda. At labas. So, yung alfresco, so makikita mo talagang fresco kasi ni mga, ayan, ni mga cats. Okay, dito. Anita, sama ka. Baka na. Guys, so andito rin pala si Anita sa tapat namin. Kaso may meeting siya. Biglaan. Ano yan? Multitasking si Anita. Uh-oh. Habang nagbablog po, may ka-meeting siya. Ayan. Ayan yung mga ka-workshop ko dito sa Star Magic. Bumisita sila dito sa Mangantila. Pigar-Pigar. Mangantila. Meaning ng Mangantila is kain na. Or kain tayo. Kain tayo. Mangantila. Guys, Mangantila. Yun, salitang ano yun, Pangasinan. Pero sa Pampanga, ganun din yung Mangan. Pero yung tila kasi, yun yung talagang ano na Pangasinan. Mangantila is mean kain na. Pero sa Kapampangan tsaka Ilocano, yung Mangan is, which is ano, same lang, kain. Pero yung tila, iba na yun. Nasa yung words ng Mangan, magkakaparas kami ng Pangasinan, Pampanga, tsaka Ilocano. So, minsan na pagkakamanan nilang Kapampangan to, tsaka Ilocano. Pero, Pangasinan po talaga siya. Pangasinan din kasi po yung sineserve namin dito sa Mangantila. Ayan, diba? At least so, may konting idea. Asan pa ba yung mga iba yung branches? Quezon City? So far, isa lang talaga eh. Nilipat lang namin talaga to. Originally talaga sa Project 8. Naka 1 year kami doon, tapos last year, dapat supposed to be 2 years na. Kaso nag-pandemic, inabutan, so nag-skip tayo ng isang taon. So, magto 2 years pa lang this year na nag-operate. Ganda.
So far, ano, so far, ano masasabi mo dito sa amin ngayon? Warning ko na lang. So far, ano masasabi mo dito sa amin lugar? Dito, lalo na dito sa labas. Kahapon kasi, akala namin, maayos sa loob. I mean, maayos naman sa loob. Kaso nga lang, dumami na yung tao talaga. And, dapat doon na magbablog. Oo, and may shoot din siya kahapon. So, medyo na late din talaga yung start namin ng ano. Eh, paggabi talaga dito, madami na kaagad tao. So, siguro ganun yung naging outcome din ng vlog namin kahapon. Madami talagang tao, as in sobra. Kasi, masarap talaga guys. Pagpumunta kayo. Guys, try nyo ako. Ay, try nyo yung ano, yung mood namin. Hindi ako para sorry. I-try nyo yung pigar-pigar, pinapaitan, kaliskes. Ano nga yung pigar-pigar? Pigar-pigar kasi is, ano, Tagalog noon, meaning, binabalik-baliktad. Pigar-pigar kasi yung parang, ganun kasi yung way ng pagluluto sa pigar, yung parang stir-fry lang na, ayun, as in, parang pinaplam. Hindi naman siya plumbi, parang as in, binabalik, ano lang, hinahalo. Parang binabalik-baliktad lang talaga. Sobrang bilis lang talaga na yung lutuin. 5 minutes, tapos na po yun. So, dito talaga, hindi mo kailangan mag-antay. Kahapon talaga, ang bilis lang. Lahat nung food namin dito, sobrang bilis lang talaga, sir. Kaya, hindi ka mag-aantay ng like sa ibang resto na 5 to 10 minutes dito. As in, 5 minutes lang, andyan yung food. Mm-hmm. Nagulat nga ako, akala, nung, ano, nung isang araw, diba? Alam ba, nung isang araw, sabi niya 5 minutes lang daw, mabilis lang. Kaya, hindi ako naniwala sa kanya nung sabi ko diba? Pa, hindi yung tagal yun, gano'n. Bilis yan, sobra. Nung kahapon nga, kumain nga kami dito kahapon. Ayun nga, mabilis nga lang talaga. Ang mabagal lang, lang dito. Matagal. O, ako lang matagal talaga dumating, late. Pero, ano, meron din po kaming mga, ano, barbecue, isaw, chicken inasal, liempo, yan. Yan yung mga medyo matagal ng konti. Siyempre, kasi, di ba, naka, ano lang, hindi naman siya ready to cook. As in, kailangan mo talaga siyang i-prepare. So, yun lang naman. So, minsan ang ginagawa ng mga ibang kakilala ko, nag-a-advance order na sila para masalang na yung mga anihaw. Pero yung mga like ito, yung mga siniserve namin talaga dito, ng mga ibang food, sobrang bilis lang talaga lutuin. And saan pa sila pwedeng mag-order kung kunwari gusto lang nila magpa-deliver? Hmm. Ano, pwedeng direct sa Facebook page namin, sa mga Antila Pigar-Pigar. Meron kami sa Facebook at Instagram. Tapos, naka-tie up na rin kami sa Foodpanda at saka Grab. Ayun, easy access na pala eh. So, napakadali pong umorder. Kung hindi nyo ako makontak, ayan. Pero minsan, ako yung dinadirect contact kasi para at least, diba, sa akin kasi yung... And guys, pag dito kayo kakain, sure na nandito talaga si Chris. Yes, kasi everything. Malapit lang dun sa dito eh. Saka guys, ano, may bago kaming ano ngayon, isi-serve. Meron na kaming mga desserts like ito. Kung makikita nyo, papakita ko sa inyo. Ito. Yan o. Yan yung stall. Yan. Ayan ang Palamis. Palamis. Yan po. Ang nag-operate niyan si Aaron Deliena, si Joel. Ayan. Mga nag-aartista din po. So, pag pumunta kayo talaga dito, marami kayong makikita mga medyura. Oo. And baka may makita kayo dito mga nag-work sa Showtime dati. Showtime. Ayun. Showtime. Yung mga sumasayo. It's Showtime. Hindi naman. Ayun. So, paano mo ba inaano ko dito? Like, paano ba siya nag-start? Yan. Paano ba ikukwento? Actually, ito yung start na niya. Yung kasosyo ko kasi dito, ayan, dati kasi nagkukwentuhan kami, tapos every time na umuwi kaming dalawa, lagi kaming dumadaan sa, yung may street kasi sobrang sikat sa Daguman, yun yung Pigar-Pigar street talaga, pero ang tawag doon, Galvan Street. So doon lagi, every time na umuwi kami ng Pangasin, napupunta kami doon para kumain ng pigar. So nung pagbalik namin dito, nagkakwentuhan kami, naisipan namin na parang what if maglagay na lang tayo dito sa Manila, para at least kahit hindi na tayo umuwi ng Pangasinan, meron pa rin, ay, makatikim na tayo ng Pigar-Pigar. Tapos, yun yung inisip ko na, hindi lang naman kami yung mga tiga Pangasinan, ako na umuwi para tikman yung pigar. Para umuwi, di ba, para matikman. So, ginawa ko, inisip ko yun. So, sabi ko, what if na maglagay na nga tayo dito sa Quezon City,
Para at least yung mga tiga Pangasinan o yung may mga nakakaalam sa vegan, hindi na kailangang dumayo ng Pangasinan para makakain ng vegan. So, meron kaming tanong sa'yo. Bakit ka nagpaputol ng buhok? Kasi mainit. Yun na talaga yun? Medyo joke lang. Hindi, kasi last year, di ba, pandemic. So, wala tayong masyadong trabaho. Stress, marami akong binabayarang monthly bills. So, naubos ako parang almost 7 months na ata nung last year nag-pandemic. Wala talaga akong, walang pumapasok na trabaho. So, ubos na yung savings ko. So, na-stress ako. Tapos biglang may nag-offer sa akin commercial. Which is, ano, yun yung Honda TMX 125 Alpha. Shout out. Thank you. Ayan, sakto yun. Na-offeran ako na, ano, na ako yung kukunin nila. Tapos, ang risk doon, kailangan ko magpa-short hair. So, sobrang short asin, talaga. Sobrang short hair talaga. As in, mas, ito, maxi, ay, ano na to, mahaba na to eh. So, ayun na, nag-decide ako. Kasi one day na lang kailangan nila kasi for approval. So, wala na ako, no choice na ako. Wala akong trabaho. Tapos, naisip ko na lang, pwede naman magpahaba ulit. So, sinuot namin yung Honda nung December. Lumambas yung print nung this year. Tapos, kakashoot lang namin yung commercial nung March. So, yan. Speaking sa Honda, yan, binigyan ako ng motor. So, thank you so much, Honda TMX, sa paayudan yung motor. Sana all, may paayudan ng motor. Hindi, yun nga. Kasi ano eh, ang ganda kasi ng offer din nila. Saka, sobrang generous nung Honda. Akala ko naman, pinutol mo lang kasi trip mo. Kasi ako... Hindi ako magpapagupit nang wala ng... Oo, nung pandemic kasi, nagputol talaga ako ng buhok. Ang haba ng buhok. Oo nga, nung sa workshop pa lang eh. Pero nagputol ako na hanggang dito. So, mahaba na din naman siya ngayon. Oo. Wala lang, trip ko lang. Akala ko rin trip niya lang. Kaya tinanong ko talaga. Pero ngayon, trip ko magpakulay ng buhok. So ayan guys, habang nagba-vlog ko kami, ayan, may free ano na, TikTok tayo si Kiana at si God. Tayo sa ating mall. Thank you. Sige. Hi guys. Hey guys, so ayan yung mga pussies. Ayan, guys, yun pa last yung mga yung mga mahilig sa mga cats, dogs. Ayan, pwede dito sa mga antina. Allowed po ang pets dito. Yeah, pet friendly po dito. So yun guys, for the last time, sobrang sarap ng mga pagkain dito sa Mangantila. Pumunta na kayo and kung meron kayo mga pets, meron din, pwede din sila dito sa labas. And pwede din naman sa loob siguro. Pwede sa loob. Oh, kasi yung sarap dito tumambay kasi pwede mag-inom, pwede mag-coffee, pwede mag-merienda. Yan. Speaking sa merienda, meron kami scramble tsaka turon na may ano ba yun? May ice cream. Turon na may ice cream. Oo, oh, sarap yun. Oo. Hindi, bukas pa namin ano, start. Bukas? Kasi kakagawa lang nga nung stall. Diba pinakita namin kanina? Ayan. So, punta kayo dito. Tomorrow po. Address. Scout Torillo. Yung address nga pala, 26 Scout Torillo Corner Scout Fernandez, Quezon City. Tapos, sa Waze, pwede nyo ilagay lang Mangantila Figar-Figar o yung 26 Scout Torillo. Ayun guys, thank you so much for watching. Bye. Bye. Mamabay na kayo, Kadi. Nada. Bye. 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 Parang drawing na yung mukha niya. Kaya ano, nagugulohan sila. Bye. Ganda. Anong kulay? Ano ba yung gray? 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 Okay lang ba? Anita, ang pakulay ko. Ano po tayo? Parang makakauwi tayo na kesos. Daming mga cut nito.